Kamu selamat pagi. Welcome back sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga review, hindi na naman pellet gun ang i-review natin, or gel blaster, or anong tumitira mga review. Ayan, ang i-review natin ngayon mga review ay isang knife mga review. Ayan, at bago ko ipakita sa inyo mga review, obviously nakikita nyo na siguro, nasa suit ko lang. Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga fellow reviews na nagpaka-review. Ayan, shoutout sa inyo mga lords. At maraming salamat pa rin sa walang isang pagsuporta sa channel na to. Ayan, so huwag na natin patagalin pa mga review. Ito na ang ating item. Ito ang tactical dummy bayonet knife mga review, nagawa sa rubber. Ayan, black yung kulay mga review. Sayang wala siyang ano, varieties na kulay silver mga kaibig. Itong kanyang blade black lang ang meron, at obviously mga kaibig, gawa siya sa rubber. At obviously din nabibili din ito sa Shopee mga kaibig, kaya ilalagay ko na lang ang link ng store sa description box. Ayan, so ito nga pala siya mga kaibig, rubber made lang. Ayan, hindi siya matulis mga kaibig. Ayan, hindi siya matulis. Ayan, hindi siya matulis mga kaibig, kasi gawa lang siya sa rubber. So ito nga pala siya mga kaibig. Ayan, ito yung kanyang plastic mga kaibig. Ito, ito din ay hindi gawa sa nylon plastic, pero di naman ako sure kung ABS plastic to, kasi yung ABS plastic mga review matibay yun. At eto may katibayan din. Ayan, di sya nabibendo. Ayan, matibay din. So eto meron syang velcro ano dyan, tape. Tapos merong ano, knuckles. Ay eto, kabitan. Ayan, at ano ulit, velcro na magic tape. Ayan, pwede natin ilagay sa ano, side natin mga review. So ito nga pala ang knife mga review, yung mismong bayonet knife. Ayan, napaganda mga review, matte finish yung kanyang kulay. Ayan, hindi siya nakaka ano, nakaka slice at hindi din nakakasugat. Pero kapag ano, tinusok talaga natin ng todo mga kaibig, kapas at di tayo nag or di nakasuot ng damit at ang ating tinutusok, eh baka madisgusted pa rin mga kaibig, masugatan pa rin. Kaya paalala lang, laruan lang to mga kaibig, kaya walang tutuhanan. Huwag natin to gamitin sa ano, sa masama or sa tutuhanan na mga gawain mga review, pang props at pang practice at pang display lang to mga review, walang totohanan. Ayan, so ganyan sya. Ayan, dito dadaan yung barrel mga review ng gun. Tas eto meron syang clip dito mga review. Ayan, nag compatible yan sa ibang rifle mga review, na pwedeng malagyan ng bayonet na meron ding kabitan nito mga review. At ipapakita ko sa inyo mamaya mga review yung isang rifle ko na makakabitan nito. Ayan, ayan, maganda siya for cosplaying mga review, at magaan lang din siya. Ayan, hindi siya mabigat, kaya hindi tayo makaka-exhibition na ito mga kripi, kasi mahuhulog kapag paikutin natin sa kamay. Ayan, so huwag na natin patagalin ito mga kripi, subukan natin siyang itusok sa karton mga kripi. Tingnan natin kung makakagawa ba siya ng damage sa karton mga kripi. Ayan, kasi di naman natin ito gagamitin sa totoong tao mga kripi, baka makasakit tayo, makasugat, eh disgrasya pa yun. So malala natin. At mga kaibig, nilatag ko na yung karton dito. Manipis na karton lang ito mga kaibig.
Pero kung kaya niyang butasin din yung nasa gilid, nasa likuran mga preview, eh ibang usapan na yun mga preview. Ayan. So, subukan ito na. Grabe. Nabutas niya mga preview. Ito. Dito, umama mga preview. Tapos dito, lumabas mga preview. Ayan. Eto mga kaibiyo, ang kanyang slice. Eto rin, dito din lumabas. So, masasabi ko mga kaibiyo, na nakakasakit din to mga kaibiyo. Kahit pagawa pa siya sa rubber mga kaibiyo. Pero try natin yung slicing mga kaibiyo. Tingnan natin kung magagawa ba niyang slice to mga kaibiyo. Hindi siya nag-slice mga preview. Ito dito mga preview, tinamaan to ng part na to dito. Ito mga preview, tinamaan to dito. Ayan, kaya ano, nabutas niya. Pero hindi yan dahil sa blade niya mga preview. Kaya masasabi natin na hindi to nakakapag-slice mga preview. Nakakagawa lang ito ng trust mga preview. At subukan natin mga preview sa may kalayuan na distansya. Ito. Try natin kung magagawa ko pa ba ang butasin mga preview. Nagawa pa rin yung butasin mga preview. Ito. Nabutas pa rin mga preview. Ayan. At this time mga preview, hindi na siya ano, tumagos yung tusok mga kareview. Ayan. So pakita ko sa inyo mga kareview kung paano ba to mailalagay natin sa laruan natin. Ayan. At mga kareview, meron tayong 4-in-1 gel blaster ngayon mga kareview, Jinming na brand. Ayan. So eto mga kareview, napansin ko tong part na to dito. Ayan, kung napapansin nyo mga kareview, meron siyang part dyan, is nakakabitan yan ng ano mga preview, netong lock nitong bayonet mga preview. Pakita ko sa inyo. Ayan, nailock lang siya mga preview ng kusa. Tapos i-unlock natin ano eh, i-push lang natin itong mga buttons. Ayan, tapos tatanggal siya at pwede rin pa-slide lang mga preview. Ayan, naglalock na siya mga ka-review. So eto nga pala siya mga ka-review. Ayan, napakaganda mga ka-review. Eto yung kanyang lock. Ayan, parang scissors. Tapos slide lang natin pa loob. Ayan, tapos naglalock na siya. Pero problema nito mga ka-review is madali siya mababali. Ayan. Ayan, madali siyang babali mga kribi. Kasi yung M4A1 gel blaster ko mga kribi, naiwala ko yung extended na barrel niya. Kaya ayun, di ko na maikabit tong part na to dito sa kanya sanang extended barrel. Pero kung meron kayo yun mga kribi, tapos ilalagay nyo to, siguro may kakabit natin tong ring niya nito mga kribi sa kanyang extended barrel. Parang ganyan. Ayan. So pakita ko pa sa inyo ang isa pang laruan mga ka-review na malalagyan natin ng ganito. Ito mga ka-review, ang ating QBZ Spring Type Airsoft Rifle. Ayan. So gaya ko nang sinabi ko kanina mga ka-review, na ilalagay ang kanyang ring dito sa nozzle ng laruan mga ka-review. Ayan. At sayang lang walang kabitan itong QBZ natin dito sa part na to mga ka-review. Kaya ayun, gagalaw pa rin. Pero hindi gaano ka grabe na gumagalaw mga ka-review gaya nung nasa gel blaster M4A1 natin. Ayan, gumagalaw lang siya ng medyo gumagalaw lang. Ayan.
Ayan. At nung una mga kargi, hindi ito na ilalagay kasi sobrang kipot ng ano space. Eh wala na talagang extra space eh para mailagay ito dito sa kanyang barrel. Kaya ang ginawa ko mga kargi is nag-carve ako sa surface nitong ring ng bayonet mga kargi para mag-fit in siya dito sa barrel. At siya nga pala mga kargi, hindi ito barrel ng QBZ mga kareview. Barrel ito nung nauna kong gel blaster na QBZ type 95 na gel blaster. Ayan, na hindi ko nagawa ng review kasi nasira agad. Kaya yun, nagpe-fit in naman siya dito kapag nilagyan ko ng electrical tape to dito. Kaya pwede siyang maigamit dyan. Ayan. So, try natin mga kareview na itusok to sa karton. Tingnan natin kung magagawa bang makabutas tayo. Alright mga kargi, itong gel duster muna natin na gumagalaw mga kargi. Tingnan natin kung magagawa niyang butasin. Tumagos mga kargi sa part na to dito. Ayan. At sa slicing naman mga kargi, nasira mo kargi. Grabe. Hindi siya pwede pang slicing mo kargi. Ayan mga kargi, nasira tuloy. Sayang. I think maayos ko pa to mga kargi. Eh madali lang ata tong ayusin eh. So wag ko na lang din i-slice yung ano QBZ mga kargi. Pero try natin na i-trust yun mga kargi. Itusok. Ito mga kargi, hindi ko na lang i-slice kasi alam kong mababali din ito mga kargi. Kaya i-trust na lang natin. Ayan mga kargi. Hindi naman nasira mga kargi pero ano, nag-twist ba at nagawa din yung butasin mga kargi. So overall na comment ko sa laruan na to mga kargi or dummy na bayonet tactical ay maganda siya for cosplay mga kargi at pang display at pang props. Huwag lang gamitin sa masama mga kargi kasi nakakasakit pa rin to. Tingnan nyo nga naman yung nagawa sa karton mga kargi, tumugos yung pagtusok sa kabilang karton kahit pa hindi nakadikit yung dalawang karton mga kargi. Ayan. So as always mga kargi, huwag nyo itong dadalhin kung saan saan mga kargi kayong magpunta at dapat nakakit to mga kargi, huwag itong ilagay kung saan saan sa bahay eh baka gamitin ng mga kapatid natin na kagbabata at ayun, makakalaan nila na totoo to or ng ibang tao mga kargi. So that's it for this video mga kargi. Kung nagustuhan itong video na to, please give it a like. At kung bago ka pala sa channel na to, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.